Dumarami ang nadismaya sa bagong talagang National Security Advisor na si Professor Clarita Carlos dahil sa tila ba kakaibang pananaw nito patungkol sa pagsugpo sa mga NPA o mga makaliwang grupo. Patuloy silang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na palitan na lamang ito habang maaga pa bago pa man ito tuluyang sirain ang ahensya ng seguridad at manumbalik ang lakas ng NPA. Matatanda ang nagbigay ng maanghang na pahayag ang kontrobersyal na pastor na si Apollo Quiboloy hinggil sa mataas na opisyal ng National Security Council at tinawag niya itong inutil dahil tila ba sumuko agad ito sa pagsugpo ng mga komunistang grupo sa ating bansa. Hindi man ito diretsahang pinangalanan ay halataan niyang ang bagong talagang kalihim ito ng seguridad na si Clarita Carlos. Ayon naman kay Mike Abe, senior correspondent ng SMNI, ay hindi siya magdadalawang isip na pangalanan ang naturang opisyal kung hindi nito aayusin ang kanyang trabaho. Mas kahiya-hiyaan niya na makarating pa ito sa Pangulong Bongbong Marcos na siyang nagtalaga sa kanya. Matatanda ang tila malambot ang paninindigan ni Clarita Carlos laban sa mga rebelde. Kaya naman marami tuloy ang nagtatanong at nagtataka na baka isa ito sa mga taga-suporta ng makaliwang grupo. Gayong matagal itong nagturo sa University of the Philippines na kilalang pugad ng mga aktivista. Samantala naman, hindi na maitago ng mga netizens ang sobrang pagkadismaya sa bagong National Security Advisor at pinananawagan nilang magbitiw na lamang ito sa kanyang tungkulin at huwag nang hintayin sibakin pa ito ng Pangulo. Dapat ipatalsik o sibakin niyang professor na yan, parang protector siya ng NPA. Delikado tayo dyan, may traidor. For delikadisa lang po, mag-voluntary resignation na lang kayo. Huwag ninyo bigyan ng problema ang Pangulo. Salamat na lang sa naitulong ninyo noong campaign period. Yan nga po ang nakakapagtataka. Tiwala naman po sana tayo na magaling si Profesora. Kaya nakakadismaya na marinig natin na wala siyang magagawa. Palitan nyo yan hanggang maaga pa. Ipapahamak ang bansa natin. Hindi kakampi ng bansa iyan, kundi kalaban. Nababahala si Reverend Dr. Pastor Apollo C. Quiboloy, Honorary Chairman ng SMNI, sa mga opisyal na nagsasabing stop red tagging. Ngunit ayon kay Pastor Apollo, masyado pang maaga para husgahan ang mga bagong opisyal ng National Security Agency dahil sa naging pahayag sa pamamalakad o ng mga ito kamakailan hinggil sa red tagging at dahil wala pa naman silang ginagawang aksyon. Dahil dito, hindi maiwasan ang butihing pastor na maikumpara ang NSA sa ilalim ng nakaraang administrasyon dahil sa matagumpay nitong pamamalakad kung saan libo-libong rebelde ang nagbalik loob sa gobyerno. Kaya naman, sa kabila ng pangamba, ay titingnan na lamang ng butihing pastor ang resulta ng pamamahala ng Administrasyong Marcos laban sa makakaliwang grupo. Kaugnay nito, nag-iwan naman ng hamon ang butihing pastor para sa mga opisyal na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Well, maganda kasi yung ginawa nung nakaraang administration. Dapat ituloy yun eh. Diba? Mm-hmm. Dahil yung maganda yung ginawa nga na balik loob sa pamahalaan, tapos binigyan ng budget ang mga barangay development program. So maraming mga natuwa doon. Eh ngayon, although 15 days pa lang ang Marcos administration, ay yung mga bagong opisyal ay parang hindi naman ganun ang galaw, pero parang naiiba. Kaya siguro na maraming nagtataka. Pero ang importante rito ay boses ng taong bayan. Yun ang mahalaga dito. Tama lang po na sabihin ng lahat ng sektor ang kanilang nakikita na mga pagbabago or naiiba para naman ho maging wake up call sa mga kinaukulan kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan magtulungan at huwag natin bigyan ng pagkakataon na lumakas muli ang naging kalaban ng Estado sa halos 5 dekada na, partner. Mm-mm. At may pa-blind item tayo dito, partner, ha? Hindi ko alam kung alam mo rin ito. Tinawag na inutil ni Reverend Dr. Pastor Apollo C. Quiboloy. Isang opisyal ito ng National Security Council. Ito'y matapos nitong sabihin sa isang panayam na wala aniya siyang magagawa laban sa nangyayaring NPA youth recruitment. Ayon kay Pastor Apollo, hindi dapat magpalabas ng ganong uri ng pahayag ang opisyal dahil nagmimistula lamang itong binigyan ng lakas ang mga ahas na komunista. Sinabi pa ni Pastor Apollo na sapat na ang tapat at pagmamahal ng isang Pilipino sa bansa para makita nito ang mga ahas na walang ibang layunin kundi pabagsakin ang gobyerno. Kaya naman nagbabala ang butihing pastor sa malaking pagkakamali na ginagawa ng naturang opisyal. Ayan.
Eh kung wala kayong gagawin, huwag na lang kayong magsalita. Unang-una, ako naniniwala na ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines ang merong jurisdiction doon kung paano kontrolin ang recruitment operation. Ay kung kayo nasa National Security Council, di ba? Yun ang trabaho nyo eh. So hindi nyo trabaho yun. Huwag mo na lang sabihin hindi nyo pipigilan o hindi nyo kayang pigilan. Yeah. Kasi parang sinasaklaw mo na yung trabaho ng Armed Forces at PNP. Merong division of labor po kasi sa pamahalaan. Huwag nating kalimutan yon. So inuulit ko, baka kayo magalit pa. Kung hindi nyo gagawin, huwag mo na lang sabihin, ipaubaya mo doon sa may kakayanan at merong responsibilidad na pigilan ang recruitment. Ganun po ang sitwasyon eh. Hindi naman lahat ng issue at lahat ng mga balita ay sasaklawin nyo tapos hindi naman nyo kaya. Eh tama sinabi natin, huwag na kayo magsalita dahil hindi naman yung trabaho yun. Para ipaubaya na lang sa kinaukulan, partner. Oo, alam mo, partner, dahil sa red tagging na yan, nakikita mo na marami ang nadidiscovery natin. At ang resulta, maraming mga rebelde din ang nagbalik loob. At mismo mula sa kanilang kampo, ang mismo kanilang leader nga ang nagsasabi, nagre-red tag nga number one. So, ibig sabihin, masakit pala kapag nadidiscovery-han na sila mismo ay kaugnayan pala o may koneksyon dito sa rebuilding grupo. Oh, pero, well, dapat lumabas yung pangalan na ako kasi lagi akong gano'n. Gusto ko may pangalan eh. Dapat ilabas yung pangalan ng official na yan ng pamahalaan na kakaiba yung mga galaw, kakaiba yung mga statement. Kasi nga, gusto kong malinaw na meron niya akong kanya-kanyang jurisdiction. Ang National Security Council ay kumalap lang ng mga impormasyon, then i-report sa Pangulo, then i-assist nila kung anong estado ng seguridad ng bansa, panloob at panlabas ng bansa. Yan ang trabaho nila. Yes. Yung pagsupil at iba pang mga gawain ng tungkol sa kalaban ng estado, hindi sa kanila yon. Kaya nga tayo merong Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Yan ang nakapront. At saka dapat po yung opisinang yan ay maganda ang coordination at relasyon sa intelligence community ng militar, ng police at lahat ng intelligence operatives ng buong gobyerno, especially ang NICA. Pero kung magkakanya-kanya, magpapagalingan, ay nako, bubukuhin namin kayo. Pag hindi kayo tumigil, papangalanan ko kayo. Sige lang. Abangan natin yan. Masingit ko lang, partner, eh, kapag may makita naman o nakikita tayong may pagdududa sa kanyang panunungkulan, lalo na dito sa NSA, hindi lamang sa isang leader dyan, kundi sa mga opisyal, eh, pupwede ba yan, partner, na ma-aksyonan kaagad kung sino mang ahensya ang pupwede na talagang i-pull out at huwag na lang ipagpatuloy dyan sa nasabing ahensya. Napaka-critical, partner. Lahat ng intel report ay nandyan dyan. Well, ang chairman kasi ng National Security ang presidente kasi ang under lahat ito ng presidente. Ayun. Pero siyempre, meron siyang itinatalaga na mga head ng bawat department. So, merong accountability and responsibility sa mga opisyalis na kanilang isinasali at kasama, kinukuha o kung anuman, ay siyempre yung head ng opisina. So, yun ang ating pagkakaalam at dapat sila yung umaksyon. Kung nakikita nilang ibang galaw ng kanilang mga tauhan dun sa expectation or gustong mangyari ng taong bayan, abay, magkakaiba yan. Kasi pag presidente na umaksyon, iba yon. Pag nakarating sa presidente yung kung anuman ang hindi maganda at maganda, pag ang pangulo na umaksyon, eh, di ba parang nakakahiya naman yan sa head ng isang opisina. Itinalaga kita dyan, pinagkatiwalaan kita, dapat ayusin mo yan. Bakit makakarating sa akin yung problema ng negatibo at kung ano-ano, di ba? Eh, ganun po yan eh. Yes. Kaya paalaala lang ho sa lahat ng itinatalaga ng Pangulo, bah, ay inyong pangalagaan ang pagtitiwala ng Pangulo. Mahirap yung kauumpisa pa lang. Eh marami ng negative, eh mahirap yung partner. Lahat ba ng mga ininominate ng Pangulo ay dadaan sa Commission on Appointments o may iilan lamang na mga ahensya ang direkta o pupwede na hindi na dadaan dito sa proseso ng Commission on Appointments? Hindi lahat ng membro ng gabinete ay dadaan sa Commission on Appointments. Ayun. Kasi ang membro ng gabinete, marami po. Yung National Security Council, head niyan ay gabinete. Pero hindi dadaan sa Commission on Appointment. Yung chairman ng MMDA, chairman ng CESA, at iba pang mga korporasyon ng pamahalaan,
cabinet level yon. Pero hindi dadaan sa commission and appointment. Mm-hmm. Ang dumadaan lang sa CA, cabinet secretary, yung mismong department, head ka ng department. Ayan, ambassador. Okay? Mga constitutional body, dami po niyan, commissioner, chairman ng COMELEC, ng COA, ng Civil Service Commission, ng Ombudsman at ng ating mga maestrado ng Korte Suprema. Baka meron pa, basta nasa ilalim ng tinatawag nating constitutional body, yan lang po ang dumadaan sa Commission on Appointment. At kung hindi ako nagkakamali, partner, kabilang ang NSA sa mga hindi sa ilalim sa appointments o Commission on Appointments. Alam ko hindi sila dumadaan doon kasi hindi naman ho department 'yan eh. Ayun. Yan po ay under ng Office of the President. Ano? Hindi yan isang department. Although napakalaking trabaho niyan. Napakasensitibo ng trabaho diyan. Kasi nga yung internal at external problem for security ay atin hong kakanilang obligasyon yung pangalagaan, i-report sa Pangulo, i-assist kung gaano kaseryoso yan, yung kanilang nakukuha mga impormasyon. Napakarami kasi ng threat sa national security. Hindi ho yung West Philippine Sea, hindi ho yung mga ibang bansa ang threat sa atin. Yung internal problem natin, nandiyan ang terorista, komunista, food security, political, yung medyo gegewang-gewang ang politika natin, nagiging threat yan. Yung political stability, mahalaga yan.